maging ligtas, siguruduhin sumusunod kayo sa batas para hindi magaya sa sinapit ng lalaking ito. Ito ay matapos siyang kuyugi ng tatlong traffic enforcers, ha? Tatlo. Dahil sa paglalakad sa lugar kung saan may nakabaskil na no trespassing. Pero ang reklamo ng mga netizen, bakit kinakailangan saktan ng violator at idaan na dapat sa maayos na usapan ng lahat? Ang buong detalye, alamin natin yan sa trending report ni Victor de Guzman. Totoong sumuway ang lalaking ito sa isang batas kalsada na no trespassing sa may Caloocan malapit sa LRT Monumento. Huli sa cellphone cam ng isang concerned netizen ang pagtutulong-tulong ng tatlong traffic enforcer sa isang lalaking lumabag sa batas kalsadang no trespassing. Ayon naman sa violator, matapos raw siyang sitahin ng traffic enforcer, sinugod na siya ng tatlong ito. Samantala, duda ang mga netizen sa biglang pagsugod ng tatlong traffic enforcer dahil ayon sa kanila, hindi naman basta-basta manunugod ang mga enforcer sa isang pampublikong lugar kung wala namang ginawang negatibong kilos ang violator. Ang ibang netizen, ipinuntong sana, dinakip na lang at pinagmulta ang lalaki. Sa mga oras na ito, umabot na sa 143,017 shares ang video at nasa 19,000 daman ang likes nito. Kung sa ibang trending videos ay magkasundo ang mga netizen, dito ay hati ang kanilang opinion. Dahil ayon sa iba, maaaring nanlaban ang lalaki sa mga traffic enforcer kaya napilitan lang silang awatin ito na salungat naman sa caption ng video na binugbog. Para sa DZRH Network News, Victor de Guzman, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.